Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang during, before, and after an earthquake at ang emergency exit plan. So, bakit nga ba natin kailangan talakayin ang ganitong talakayan? So, una, why do we need exit plans and preparedness? So, bakit nga ba? Philippines is one of the countries that is located at the infamous Pacific Ring of Fire, which is located around the Pacific Ocean. So, since nasa Pacific Ring of Fire tayo, we are prone to volcanic activities and earthquakes, especially dahil nasa edge tayo ng tectonic plates and or plate boundaries. So, since we are prone to earthquake and volcanic activities nga, we must be prepared at all times dahil hindi natin alam kung kailan at saan tatama ang isang earthquake. So what to do during before and after an earthquake? So before muna tayo. Before an earthquake, of course, you must be ready at all times as earthquakes are unpredictable. Kaya nga sinabi, as the sentence suggests, ang earthquake or ang paglindol ay unpredictable. Hindi natin kayang i-predict. Wala tayong kagamitan na kaya makapredict ng paglindol. Kung kaya kailangan natin maging prepared or kailangan natin maging handa sa lahat ng oras. So, we must prepare and be ready at all times. Prepare an emergency kit that contains flashlight and extra batteries, first aid kit, copy of important documents, water, and non-perishable goods that can last for a week, and cell phones. So, bakit natin kailangan maghanda ng emergency kit? Kaya nga nang sinabi ko kanina, hindi natin mapipredict ang pagtama ng earthquake. Hindi natin alam kung kailan at saan tatama or magkakaroon ng paglindol. Kaya nga kailangan natin maging handa sa lahat ng oras. So, since hindi nga natin alam, kailangan natin maging handa, kailangan natin mag-prepare ng emergency kit. Bakit natin kailangan mag-prepare ng emergency kit? Para sa oras ng paglindol or kahit anong sakuna, mabilis lang natin makukuha yung emergency kit para matustusan kung ano yung mga pangangailangan natin habang nagkakaroon ng kalamidad. So ngayon, during an earthquake naman, or kahit hindi earthquake, volcanic activities, or kahit anong sakuna, pwede maging sunog, pwede maging pagbagyo, if destructive. So during an earthquake, stay calm and do not panic. Pag nagkakaroon kasi ng lindol, lahat ng tao nagpapanik because hindi naman natin siya often na nararamdaman or often na nararanasan. Kaya we tend to panic. So ngayon, kapag nagkaroon ng earthquake, isa sa mga pinaka kailangan natin gawin is maging kalmado. Huwag tayong magpapanik. So bakit? Pag nagpanik tayo, lalo lang mapupunta sa peligro ang ating mga buhay. So if the earthquake is minor, which ranges to 2.5 to 5.4 magnitude. So, ang minor earthquakes ay yung mga lindol na hindi natin at nararanasan natin pero hindi kalakasan. Makakaranas tayo ng mga pagyanig, ngunit hindi siya ganoon kalakas para masira ang isang building or kahit anong mga bagay na maaring masira na matataas. So, we should perform the duck cover and hold. So, paano nga ba pinoperform ang duck cover and hold? During earthquake, we must duck cover and hold. Paano ang duck cover and hold? We must duck or duck in Tagalog, yuyuko tayo and we will drop ourselves to the ground. Duck. Cover. How to cover naman? We should always find something that can cover our head or maybe our hands. For example, mga libro na pwede nating i-cover ang na pwede nating ipang-cover sa ating ulo upang hindi tayo mabagsakan ng kahit anong mga bagay. So, after covering ourselves, if minor lang naman ang earthquake and there's a tendency na magkahulog-hulog ang mga nakasabit na bagay sa itaas, we must hold. So, paano naman ginagawa ang hold? So, if hindi tayo makahanap ng mga bagay na pwede natin ipang-cover sa ulo natin, na pwede nating hawakan, maaari tayong pumasok or
umailalim sa mga upuan or sa lamesa. So kapag dadun na tayo sa ilalim ng lamesa, we must hold ourselves or brace ourselves sa paa ng lamesa para hindi ta, para hindi tayo maapektuhan ng paggalaw ng lupa at matilapon tayo or hindi gumalagolaw yung lamesa na there's a tendency na matumilapon ng lamesa at mas mataas pa yung chance na mamatay ka dahil mababagsagan ka ng mga bagay na nakasabit. So we must if past possible mag-exit tayo sa building and find our and find ourselves into an open area. If if possible or kung pwede, lumabas na tayo sa bahay natin kasi kapag nasa loob tayo ng bahay, masyadong madaming mga nakasabit diyan na pwedeng bumagsak at mabagsakan ng ulo natin that would cause head injuries and concussions. So next, if the magnitude ranges to 5.5 to 8 and above, which is also called as destructive earthquake, leave the building immediately but still look for the duck and cover. Bakit duck and cover na lang, wala nang fold? Kailangan natin lumabas ng bahay. So what is the purpose of folding pa, diba? So during a 5.5 to 8 magnitude of earthquake magnitudes, kailangan na natin lumabas ng bahay kasi it is called as destructive earthquake. It can kahit gaano pakatibay yung pagkakagawa niya sa bahay mo, there's a chance na masira ito and yung mga debris na mahuhulog sa atin might injure us, not just on our head but also on our body and can cause concussions. So we should slowly exit the building, hindi yung paspas, hindi yung ano bibilisan mo kasi the more na bibilisan mo yung takbo mo and yumayanig, the more na ma-balance ka and matitilapon ka lang. So we must always brace ourselves to the ground dahil kapag binrace natin ang selves sa ground or nakadapa tayo na mag-crawl lang palabas ng bahay, mas mataas yung chance na mabuhay tayo kasi meron tayong stability and ang balance natin is equal sa katawan natin. So kapag nakababa lang tayo, we could crawl pa alias habang or while covering our heads para maiwasan natin ang concussion and head injury na na mangyayari kapag nahulog ang mga nakasabit or mga nasa matataas na bagay. Okay. Go to open areas where there are no tall objects that might fall off. Kapag nasa labas ka na, nandun dapat tayo sa open area. Na kung saan wala tayong makikitang mga bagay na matatarik at matataas na maaaring mahulog sa atin. So, ayun yung gagawin natin during an earthquake. Ngayon, pag bakit natin kailangan ng emergency exit plan? Para to know kung saan tayo aalis at saan tayo lalabas. So, we must follow the arrows in order to exit the building properly. Don't panic and if possible, stick together. So, during an earthquake, dapat sama-sama or kapag hindi kaya, you can always separate to each other. If we ever get separated, we must have a meeting point where the area is an open space. So, dito nga sa emergency exit plan natin, kailangan natin, since ang bahay naman natin is merong dalawang exit points, which is nasa likod ng bahay at yung main entrance and exit. So, kung nasan ka man sa bahay na mas malapit yung exit, we must go in there. Kung saan yung mas malapit, dun tayo lalabas kasi if nandun ka sa kusina and you have to go to the main entrance and exit na door, it would take time and mas mataas pa yung chance na mahulugan tayo or mamatay tayo. Next, what to do naman after an earthquake? Inform other members of the family if you're okay and where you are at. So bakit natin kailangan i-inform? Syempre, pamilya tayo, magkakadugo tayo, we tend to worry to each other. So, mag-aalala tayo kung nasa na si Gento, okay lang ba si Gento. So, we must always inform others. Inform natin sila na okay lang tayo at kung nasaan tayo para malaman nila na okay lang tayo at kung nasaan tayo. So, this is why cellular phones are necessary since talahat naman ng family members, maliban kay Siden, ay may cellphones na. We can always use them to contact others if separate tayo, if nagkahiwa-hiwalay tayo during an earthquake. So,
ay may SIMs naman, may SIM naman ang mga cellphones natin, may SIM cards naman ang mga cellphones natin, and we can use the free data of the messenger para ma-inform natin sila kung wala man tayong room. So stay away from broken buildings and tall objects. Same still, even though kahit tapos na yung earthquake, may tend pa rin na mahulog yung mga bagay na yan, lalo na kung marurupok sila. What if yung building na yan is heavily damaged na, and there's a tend na bumagsak siya? So we must always stay away from them. We should always stay on the area that is open, yung wala tayong hindi tayong mahuhulugan ng kahit anong bagay. And remain on an open space area or go to the evacuation center. If possible, pwede tayong pumunta sa evacuation center para doon muna magpalipas ng araw or ng gabi until wait for the officials to check the anomalies of our house before staying on head. So, kapag may anomalya ang bahay natin, lalo na kapag destructive earthquake ang nangyayari, may chance na masira pa ito. So, we have to ask for the authorities to check them. Bakit kailangan natin i-check? Bakit kailangan pa nilang i-check before we stay on this house? In order for our safety to be secured, dapat ang mga authority, we let the authorities to check our house. Pwede pa siyang tirahan, if kailangan bang ipagawa, or we really need to demolish. So, wala tayong magagawa if a calamity will occur in our area. Kasi, wala tayong magagawa kahit na mahal man yung pagpagawa ng bahay na to, we should always secure our safety ng tao. Kaya, mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa mga material na bagay. So, ayun lang, thank you for listening, and this is the end of presentation. Sana ma-apply natin yung lahat ng itinuro ko sa inyo, and sana ma-apply natin lahat ng mga itinuro ko sa inyo during, before, and after an earthquake. And also, sana may natutunan kayo this presentation. So yun lang, maraming salamat sa pakikinig, and have a nice day. Thank you so much.